Hello po, good morning. Welcome to my channel, Filipina Living in Germany po. Ngayong araw po na to ay mainit dito sa Deutschland. So, time ng paglilinis at saka pagdidilig ng halaman. At saka ngayon kasi dito ang magbayad ng tipish cleaning sa Reinigung, napakamahal. So ako po ang gumagawa nito yearly, yung tipish ko sa kusina, kasi super mahal pong pagbabayad nito. Ito po ang aking tipish na ginagawa araw-araw. Ini-scrub ko po ito araw-araw. So, ito po yung aking ginagawa pag taon-taon. Ini-scrub ko po ito. And then, tapos ilalatag ko po sa kitchen ko kasi malamig ang pag-winter, malamig yung floor sa kitchen. Ito po ang nilalatag ko. Kung bubili naman po ng bago, mahal din. Sa halip po na bumili ng bago, pagka nagkapira ka, extra, pampadala na sa Pilipinas sa mga kamag-anak. So, ang pagkakaiba po sa Pilipinas, pwedeng ito sa katulong, iutos, ito, dito, sariling palo talaga, sariling trabaho. Ito po ang trabaho ko. Kala po ng aking na karamihan po kala nila masarap ang buhay sa Deutschland. Sa totoo po, trabaho namin lahat. Depende na lang po kung mayaman ang asawa mo at babayaran yung mga householder rin dito ng magbabayad ng 3 stone per hour ang bayad dito. So, sabihin natin 12 euro ang isang oras. So, magkano yun? I-times mo sa 59 or 58 or 60 sa taas ng euro, sa value ng pesos. So, sa halip po na magbayad kami, sarili na lang po ako ang gagawa kasi sayang din po yung pambayad Total, kaya pa naman. Pero sa Pilipinas, mura magkanoon ng taga yung may mauutusan ka, kamag-anak. Kung wala namang kamag-anak, katulong. Yan po. Yan po ang aking ginagawa taon-taon. Hanggat itong carpet na to hindi pa nasisira, mas mabuting linisin ko na lang. Oh. Diba? Makakatipid. Siyempre, tutulong ka din sa asawa mo ng mga paunti-unting trabaho sa bahay. Dahil dito, pagka yung ibang mga Deutsche, nagbabayad talaga sila ng per hour sa mga householder rin. Yun po ay mga busy sila, yung parehong mga yung mag-asawa halimbawa yung nagtatrabaho at wala silang time, nagbabayad talaga yun sila 50 euro per week, weekly. Yun. Sa halip na magbayad ako na lang ang gagawa. Yun nga lang, trabaho talaga. Ito yung aking fitness studio. So, ganyan po ang paglilinis ko.
Ini-scrub lang po yan. Aray ko, masakit sa likod. Dahil matanda na, yan po ang ano yung rayuma sa likod. So mga kabayan, pakita ko po sa inyo yung ginawa ko. Ayan po. Di po ba? Kasi ngayon, super init. Super init po ang panahon ngayon. Kaya ako na lang po ang naglinis nitong carpet na to. Dahil katipid pa po at naging ano po yung maganda rin po sa katawan ang ano, ang tawag doon, yung pinaka-fitness ko na lang po ang magtrabaho dito sa garden, sa likod, kung anong gawain ng bahay po. So, ayan po ang aking trabaho ngayong summer. Okay na po. Ganyan po aking ano, ganyan po yung aking tipish carpet araw-araw, yearly nililinis ko po ito bagong tanim ko pong kalabasa. So ayan po yung aking kalabasahan, yung garden ko, nagkapagdilig na rin po ako. So kita nyo po, ayan na po yung aking mga kalabasahan. Ngayon ay super init na. Ang aga-aga pa, super init na. Abutin daw ng 40 ngayon. 40 grads. So, ito po yung aking salad na pang biligt brochen. Panglagay sa, pangdiko sa bread. Yan po yan. Time to harvest na kasi tumataas na sila. Yan. Yan po ang progreso ngayon ng aking kalabasa. Itong isang to, super taba niya, kasi taba ko siya. Sorry. Kasi taba ko po siya. Ayan. Yan po yung aking so ngayon nandito po yung aking i-harvest ko na kasi mga hinog na sila. Ayan. Ano na sila, time to harvest na. O di, pagkatinanim, sabi nga may aanihin. Ngayon yung aking tomatoes, bulaklak na. Wala pa silang ano, wala pa silang bagging, ano tawag doon, support para hindi matumba.
Ito po yung kaotis kong raised bed na digging raised bed. Yan na po yan. Tapos yung aking proud na sunflower. Ito naman, aking reed bed. Maraming langgam doon sa ilalim. Pero ang taba po niya, oh. Kasi taba ko rin. Ayan, ninanakaw na sila. Ayan, may bunga na yung aking kalabasya. Yung aking red bit, ayan, lumalaki na. Kaso, inuunahan ako ng mga langga, ayan po yung aking mga roses. Ayan po yan sila. Dako tayo rito, sa kabila, ayan yung apple ko na biyo. So, ayan po yung aking samutsaring halaman na ni Inday. Yung aking nag-iisang okrang, lumalaki na rin. Nakakatuwa po pagka nakikita ko ng ganyan ang aking mga tanim. Sabihin ko na ito ay garlic. Ayan, mga kalabasang hindi maasikaso. Ayan din. Hokkaido. So, ayan po yung aking edible na a flower. So, puntahan po natin. Iba ang bulaklak na ito. Ayan. Yung isa, pure na red lang ito. Pero may pestis siya. Ayan. Pure na red po. Ayan. Ayan. Ayan po ang aking mga pagka dumadaan ako rito, pwedeng mamitas diretso subo. Matamis na po. Punta po tayo rito, pasyal-pasyal lamang sa umaga bago uminit. Ganito po itong at pala. Ayan po mga bunga niya. Yan. Napaka zucchini. Namunga na siya. Gusto niya itong lugar na to. Yun. Sabi ko nga, ayan na, lumaki na yung aking mga fountain. Pwede nang pitasin at makapagsalad for my health kuno. Pero mamaya bibirhan ko yung kain ng dami kanin.